Hey mga bros, mga broads, Evan Neal. Ito pong LaSalle Green Archers player na former UAAP champion ngayong season 86 mga kabroads. At isa itong si Evan Neal talaga sa mga point guard, legit point guard na talagang inasahan ng LaSalle Green Archers under coach Topex Robinson. 5'11 lang ito pong si Evan Neal mga broads, pero hindi ito basta-bastang player mga broads. Kung maglaro ito, talagang all out and talagang shooter rin mga kabroads dito sa LaSalle Green Archers. So bago siya mag-LaSalle mga broads, quick background lang kay Evan Neal. Dating ay San Beda Red Lions ito mga broads, dati sa season 2018 to 2019 ng NCAA dyan sa San Beda, kung saan siya ang naging backup po ni Robert Bolick dyan mga kabroads. Yung panahong itong si Bolick ay nakapag-champion dyan sa NCAA noong 2018 ay kasama at part dyan ng championship. Ito pong si Evan Neal, dahil siya rin naman ang talagang katulungan at backup player ni Robert Bolick. So hindi man nanalong San Beda nang walang Evan Neal. Tas dito na sa LaSalle Green Archers na ito pong si Evan Neal mga kabroads ngayong UAAP season 86. And yun nga, guess what? Ito pong LaSalle Green Archers nag-rebuild ng panibagong lineup. Tapos press kong coach pa, ito pong si coach Topex Robinson sa LaSalle Green Archers. And yun nga mga broads, nakuha nila yung kanilang kampyonato. And ito pong si Evan Neal ay pasok pa sa mythical first team, kung saan nag-average ito ng 11.3 points per game that season, 6.9 assists per game with 5 rebounds per game and 2 steals per game. So mga broads, napaka-desente ng numero po ni Evan Neal. Mapa-rebound, mapa-assist, and mapa-points, mapa-steal pa nga mga kabroads. Talagang kayang-kaya ni Evan Neal, kaya hindi hamak na talagang magkakampiyon ang LaSalle Green Archers with Evan Neal, tapos ang kanilang MVP pa ni si Kevin Kiambao. So malakas talagang LaSalle mga broads dahil nandyan ito pong si Evan Neal, kaya nga ito ay magpapadraft na ngayong PBA mga kabroads ngayong 2024. Kaya ang dami namang kuponan ang nakaabang rin sa kanya, dahil dito sa Green Archer na ito ay talagang maasahan mo ito both offense and defense, kaya hanga rin talaga ako sa player na ito. So mga broads, isa sa mga gustong kunin or i-draft ng SMB ay ito pong si Evan Neal mga broads, dahil alam kong malakas talaga ito pong player na ito, dahil ngayon pabarating na PBA draft, marami nga tayong mga big man na mga big names na magpapadraft ngayong 2024 mga bros. At yun nga, kasama rin ito pong si Evan Neal dyan. And kung matatandaan nyo, ay girlfriend niya ito pong si Kitty Duterte, kaya yung popularity ni Evan Neal ay talagang umangat at tumaas. Kaya aabangan ito, at yun nga, projected 10 pick ito ng Barangay Nebra San Miguel. Pero pag hindi ito nag 10 pick mga broads, ibababa ito ng SMB para nga swak sa pick nila na 12 pick overall mga kabroads. So alam naman natin yung mga galawan dyan ng SMB, kayang kaya na nilang gawin yan, lalong-lalo na pag nakuusap na nila yung agent po ni Evan Neal. Siyempre mga broads, siyempre kung ikaw ay bababa ka na lang ng 2 pwesto para naman ay SMB ka na, di ba? Mapa-SMB, mapa-Inebra, talagang napakaswerte mo kung makuha ka ng 2 kuponan na ito talaga mga abroads. Bukod sa popularity, ay meron ka pang chance na magkampyon. So ito pong si Evan Neal, 5'11 point guard, at alam ko nga sa SMB maraming mga point guards nga daw ito off-season na iti-trade ng management. Kaya nga dito ay magre-rebuild ang panabagong lineup and naghahanap sila ng backup ni CJ Perez in the future, which is ito pong si Evan Neal ay pwedeng-pwede ito mga broads. Bata pa, 26 years old lang mga kabroads, kaya marami pang room for improvement dito sa batang ito. Kaya ikaw mga broads, komento mo lang pinyo mo dyan at iisa-isay natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabroads. Ito nga pong si The Blur, Jason Castro, ay bali-balita mga broads na ititrade ito ng TNT Tropang Giga, dahil nga sa mga pinost po na ito po ni Mr. Snow Badu mga broads, at credits po sa kanya na sinabi niya TNT trading one of its veteran guards, wait nyo lang po. Tapos nagpost siya ng picture mga bros na credits po or photo courtesy dito kay RR Pogoy o Roger Pogoy. At kung makikita nyo rin naman sa post po ni
Mr. Snow Badwa, nandyan pa nga si Parks eh, mga broads eh, matagal-tagal na rin ito pong photo na ito, pero hindi nawawala dyan, ito pong si Jason Castro, mga broads, ang dami na kasing nabagong point guards sa TNT, pero si Castro lang ang naandyan, tapos ang dami na rin tayong mga pangrabasang comments dyan, na si Castro ang tinutukoy nila, at yun nga, sinabi nila, may po kasi, which is medyo may edad na. And yun nga mga bros, veterano na rin naman talaga, ito pong si Castro. Pero itong mga reports natin mga bros, yun nga, medyo malapit nga na ito pong si The Blur ang ititrade ng TNT Tropang Giga. Hindi na bago ito sa TNT mga bros, yung mga superstar na ito na pinagtititrade nila. Nasaan na si Parks, trinade nila, Mikey Williams, hindi pa nila pinababalik. Ranedal de Ocampo dati mga bros, di ba? Trinade nila yan sa Meralco Bolts, kaya ang dami tayong mga reports dito sa TNT Tropang Giga na si Jason Castro nga daw ang tinutukoy nila. And ito na nga mga bro, sa ayon din sa mga reports natin, sa mga ibang reports natin, ang Ginebra naman ang gustong kumuha dito kay Jason Castro mga bro. Lalo na ito pong si Coach Tim Cohn, hindi nga lang niya makuha-kuha si Jason Castro sa Olympics eh. Dahil syempre, nag-retire na si Jason at gusto nga niyang ipaubaya ito sa mga batang guards. Kaya nga ito pong si The Blur, kung makuha mo kasi ito, ay talagang meron ka ng lehitimong point guard mga bros. Syempre hindi naman ito babansagang best point guard in Asian mga bros, nang wala lang, di ba? And yun nga, alam naman natin na ito pong si Castro, born to be a point guard nga daw talaga ito. Yung laruan niya talagang purong point guard mga bros, may passing, may leadership, talagang yung laruan niya parang walang arte mga bros, talagang straight point guard lang siya, parang focus lang siya sa manalo every game, and talagang seryoso siya maglaro mga kabrods. Ito pong si The Blur, and yun nga, maganda pa kay The Blur, walang arte, straight ballin lang, walang attitude, at yun nga, lahat na kay Jason na. Kaya nga mga bros, ito pong si Coach Tim Cohn, gusto niyang gawin or gawan ng paraan ito pong trade negotiation na ito, dahil alam nga nilang big fish ito pong si Jason Castro, lalong-lalo na next season, August na yan mga bros, Governors Cup, may mga imports na rin na mga 6'6 height limit dyan, kaya gusto na rin magpalakas ng Ginebra, at yun nga, isa rin sa mga hinahanap nila yung mga ganitong point guard like Jason Castro Williams mga kabros, lalong-lalo na ito pong Ginebra, may mga forwards o point guards nga daw na gusto nilang i-trade, dahil yun nga, hindi naman rin masyadong nakakapag-ambag yung iba dito. And yun nga, sa pagpasok dyan ni Jason Castro mga bros, biruin nyo Castro and Scotty Thompson backcourt or combo guards ng Ginebra. Ayan, laki ng tulong nito mga kabrods ha. Mabilis si Jason mga bros, and mabilis din si Scotty. May depensa si Jason, may depensa rin si Scotty. And mataas din kahit papano, tumalo na ito pong si Castro ha. And as well as Scotty Thompson. Kaya ang ganda ng combo na ito mga bros. At yun nga, magiging trade controversial ito. Blockbuster trade kung sakali, dahil ito pong si The Blur, Jason Castro mga bros, ay naging superstar na rin ng TNT and papasok sa mundo ng Ginebra. And alam ko nga, napakadali na lang ng kampiyonato kung manjan ito pong si Jason Castro sa June Kings. Kaya komento mo lang po yung mga dito mga bros, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.